So going to yung formula natin. So dito yung rate 15% equals. So since merong decrease, so dito yung ating 1,800 minus, let's say the current, lagyan na lang natin, ayan, minus current, ayan. We do not know kung magkano yung current, kaya lalagyan natin kasi this is based on formula. Current minus 1,800. Kasi previous, yun yung nasa denominator. Ayan. So, hindi natin alam itong current. Iiwanan natin yan. Let's isolate the current term dyan. Current. Ayan. So, 15%. Ayan. Itong naka-divide na 1,800, na-transfer natin sa kabilang side, magiging siyang multiply. Yan, pagka naka-divide sa kabilang side, ta-transfer siya, tatawid siya sa kabilang side ng equal sign, magiging siya multiplication. Equals, so 1,800. Ma'am, kapag wala yes. Pong ano ma'am, current ano po, ganyan po yung gagawin? Opo, yes, ganito. Hinahanap kasi eh. Oh, so find the current semester's enrollment. So hindi kasi natin alam. Pero yung basis natin will be this formula. Ito, yung last, nung Saturday, ito. Meron tayo, di ba, rate of increase or decrease. So ganito yung formula niya. So sinundan lang natin. So, dito yung rate. Ito yung rate. 15%. Given kasi yung rate. Eh. 15%. Kaya dito natin siya nilagay sa left. And then, yung 1,800 dito sa left minus the current based on the formula nga. Tapos, divided by the, ano yung lalagay natin? Is it the current or the 1,800? Ang sabi sa formula, oo, yung laging nakaraan. Yun kasi nagiging basis. Ngayon, yung current, movement lang yun. So, palaging basis ay yung last time. So, kukunin natin ito, yung last enrollment na 1,800. Kaya yun yung denominator. Now, multiply muna natin. So, 1,800 times 15. Times 0.15, we have 270. Okay. This 270, okay, 1,800, lagay ulit natin yan dyan, minus current, ayan. So, kinupute lang muna natin itong 15% times 1,800, meron daw 270. Now, okay. Ito ang kailangan natin i-transfer, yung current, kasi negative siya eh. Gawin natin siyang positive. Magiging positive yan kapag tin-transfer natin sa kabilang side. So, itong current, ta-transfer natin to the other side. So, yung negative na current, magiging positive na siya. Ayan, positive na current. Kailangan natin makuha yung current enrollment. Okay. Now, 1,800 ulit. Itong 270 naman na positive sa left, ita-transfer naman natin siya to the right side, naging minus naman. So, ganun palagi yung rule. Every time na magta-transfer ka ng mga sign from left to right, iti-check mo palagi. Is it minus or positive? Katulad nito, minus current, transfer mo sa kabilang side ng equal sign, naging positive current. Okay? The 270 naman na positive, ta-transfer mo sa kabila, magiging minus or negative 270. Ganon din kapag multiplication or division. Po, no? Yes, parang, correct. Okay po. Para ka lang nagde-derive from the previous o kaya yung naunang solution mo. Yun, ganon siya. Katulad naman nito, yung naka-divide ito, yung 1,800, this one, naka-divide siya, ta-transfer siya sa kabilang side, magiging times. Kaya naging times 15% and 1,800. Now, computin natin, 1,800 minus 270, we have 530 po. Yeah, correct. It's 1,530. Ito na po yung answer natin for the current. Okay. Pwede naman natin i-checking
daanin sa checking. Kung itong 1,530 ba na computation ay tama. Ayan. So, kung tama ba itong current. So, puntahan natin itong original formula. O, ayan. Dapat 15% ha. Dapat 15% yung lumabas. Kunyari, using this formula yung ginawa natin nung last time. Okay. Kunyari, hindi natin alam na 15%. Okay. Yung quarter 2 natin will be the highest. So, 1,800 against 1,530, ang mas mataas ay 1,800, right? Opo. Ayan. So, 1,800 lalagay natin dito. 1,800. Ito yung gagamitin natin formula. Minus. So, ganun daw palagi. Isosubtract mo yung maliit from the mas malaki. Okay? So, 1,530 dito. So, ito na yung checking. Checking. Nasa checking. Okay. Divide down natin yung sagot dito by the current. By the previous o yung original, which is 1,800. Dapat pag dinivide natin itong dalawa, dapat 15% yung lalabas. So, 1,800 minus 1,530. Okay, 270 divided by 1,800. There. So, 270 divided by 1,800. The answer is, ayan, 15%. Or 0.15. Yeah. Kasi same yan. 0.15 or 15%. Therefore, yung 1,530 is correct. 1,530. So, let's analyze. So, find the current semester's enrollment. O, kung nag-decrease daw, kaya ibig sabihin, from 1,800 last semester, nag-lower down, naging 1,530 na lang yung enrollees. Ayan, kasi nag-decrease ng 15%. Ayan, hindi pala ito peso sign. Ano pala siya? Parang number of students na nag-enroll. Ayan. So, ito. Ayan. So, a company. Sige, ikaw pala po. Miss Aaliyah, kindly read. A company's gross sales for the month is 58,642.75. If the 45% is the company's gross profit, how much gross profit did the company get? How many percent is the cost of sales of the company and how much is the cost of sales? Okay, sige. So, analyze muna natin. So, company's gross sales daw for the month ay, so ito yung for the month. Ito yung given. 58,642.75. Kung meron daw 45%, company's gross profit, how much gross profit did the company get? Yan. So, yung tanong could be, kung meron daw 45% yung company's gross profit, okay, 45%. Therefore, what do you call this one? The gross profit, kasi gross sales, pinakamalaki eh. Gross, yan. Gross sales. Gross sales. Kapag nagbawas ka ng expenses o the cost, ano no, wag pa expenses. Second reduction pa yan. The cost o less. Less the costs ay meron kang gross profit. Kasi yung term na profit, yun na yung kita. Okay, gross profit. Gross profit. So, kung merong gross sales na 58,642.75. Now, 45% of the company's gross profit. How much gross profit did the company get? So, 45% daw dito. So, magta-times muna tayo ng 45%. Para makita natin kung magkano yung ide-deduct natin. Ide-deduct. Yun kasi yung 45. So, 58,642.75 times 0.45. Ayan.
So, meron tayo, dito lang muna. Ang gross profit natin, 26,389.24. So, magkano yung cost? So, pag subtract mo lang. So, 58,642.75 minus 26,389.24. So, yan. So, merong cost na 30. Ito yung cost of sales. Cost of sales. Ayan. So, isang formula lang, makompute na natin lahat. 32,253.51. So, ito po yung pinaka. So, let's. Ayan. So, palagi the cost of sales ay 58,642.75 and then 45% daw ay company's gross profit. So, i-multiply lang natin yung 45% para makuha natin yung gross profit. Yes? Ma'am, saan po nakuha ulit yung 32,250? Ano, sinubtract lang natin. Since ito, okay. Yung profit, kaya natin computed kasi ang sabi 45%. So, lalagay natin yung 45% ng 58 ay 26. Subtract lang natin. Subtract natin yung 58,000 and 26,000. Ayan. Silang dalawa. Subtract natin. Para makuha natin kung magkano yung cost of sales. Ito, nakuha na rin natin yung last question na cost of sales. Ito yung the cost of sales. So, ganito palagi yung formula, Aliyah. Tandaan mo. Gross sales minus cost of sales and gross profit. Ayan. Marami pa kasing ililes dito eh. Maglilest pa ng expenses. Ayan. Para yung gross, mapalitan na siya ng net profit. Ayan. Ganun siya. Pero yung parang pinaka parang basic ng formula is kunin mo yung lahat ng sales, i-minus mo lahat ng ginastos mo para maibenta mo yung product na yun. That is your profit. Yan, ganun siya palagi. Cost of sales. Yung cost of sales, let's say, yung packaging ng product, kung sino yung mga nagtrabaho para magawa yung product, yun yung cost of sales. Ano yung mga laman ng product, yung mga ingredients, yun ay cost of sales. And then you have the gross profit. Nasagot ba natin? Ito pa. How many percent is the cost of sales of the company? How many percent is the cost of sales? Yung cost of sales natin ito. Yan, ito yung cost of sales natin. Percent. So ilang percent daw tong 32,000? Syempre kukunin natin 32,000 galing dito sa original. 'Di ba? Ganun siya palagi. So pag sinubtract natin 58,642.75 minus natin the 32,253.51, okay, 26,389.24, i-divide natin yan by the original. Okay, palagi original, which is ito yung gross sales. 58,642.75. Ayan. We have 45%. Ayan, bumalik lang pala tayo dito. 45%. How many percent is the cost of sales? Ayan, 32. Pwede rin siya 32,253.51 minus... babalik lang siya. Cost of sales daw. Cost of sales of the company. $32,253.51 divided by 58.6, $42.70. Ma'am, babalik lang po siya, no? Oo, 58, 642.
Ayan, 55% pala. 55% yung natira. So, yung cost of sales ay 55%. Paano po nakuha, ma'am? Yung 55%? Apo. Kasi, di ba ang sabi, yung 45% ay gross profit. So, ito yon, yung 26,000. Kaya na-compute natin yung 26,000. 45%. Oh. Yung gross profit daw ay 45% ng gross sales. Okay? Yung total kasi, gross sales, ito yung 100%. Diba? 100%. Dito galing yung lahat ng computation. Therefore, kapag mag-subtract tayo ng 45% from 100, meron tayong 55%. Ayan. Okay po. Yeah, so pag sinubtract natin, makikita natin na mas mataas. Mas mataas yung costs, yung costing. Ayan, 55% than our kinikita. Ibig sabihin, mas mataas lagi yung ginagastos natin, yung costs. Ayan, 32,000 than the our kinikita na 26,000. Mas maganda kasi palagi na mas mataas yung profit. Mas mataas dapat to yung profit than your the costs o yung ginagastos mo. Ayan. So nakita siya na mas mataas yung costs than the kinikita. Ano pa bang next? Ayan, ito. Yeah, meron to sa exam. Meron to, same problem like this. Sige po. Aliyah, can you read? Okay po. Assume that Sander, Ollie, and Zane are partners sharing profits and losses in the ratio of 1. Ma'am, how to read two? That po? 1:2. 1:2. And 2:3. And 2:3, okay. Respectively. If the partnership incurred a net loss of 10,000 for the month, the share of the partners in the loss would be Sander equals 1/6 times 10,000 is equals to 1,667. Ollie will be 2/6 times 10,000. It equals to 3,333. And Zane will be 3/6 times 10,000 equals to 5,000 equals to 6/6. And the total of is 10,000. 10,000. Oh, 10,000. So, ganito siya. Aliyah, so ang sabi, si Sander, Ollie, and Zane daw are partners. Okay, nag-share sila ng kanilang losses, ganun ang partnership eh. Kung ano yung nilugi niya, yun din yung lugi mo. Kung ano yung, kapag lugi yung business rather, lugi din kayo. Kapag nag-grow yung business, mag-grow din yung inyong money. No, ganito. So, pag sinabing respectively, ito yung kanilang mga consecutive na pag kay Sander, itong 1. Pag kay Ollie, itong 2. And kay Zane, itong 3. Okay? So, kaya dito, bakit siya naging 6? Kapag pinag-plus 1 plus 2 plus 3, ayun yung kanilang denominator. Ito, kaya siya naging 6. Ayan, kaya siya naging 6. Okay, kaya Sander ay 1, si Ollie 2, si Zane ay 3. Ang denominator ay 6, and then ita-times natin to 10,000 pesos para nakikita natin kung magkano yung kanilang net loss, magkano yung kanilang lugi. Yan. So, yan. 1, i-divide mo by 6, times mo by 10,000, ayan, 1,660. Ayan, i-ano natin, hindi siya, 166, naka-round off na siya. 6.67, ayan, mas maganda yung ganito. 6.67, 2 divided by 6 times 10,000. Ayan, 3,000, lagyan natin yung 33 para siya mas mag-accurate. And then, ayan, 5,000. So, kapag pinag-plus mo yan, magkakaroon ng 10,000 pesos. So, 5,000 plus 6.67 plus 3,333.33. Ayan, eksakto. 10,000 yung kanilang losses. Ibig sabihin, ganito siya. Since ang kay Sander ay 1/6 ng, ito yung share niya, kaya yung lugi niya ganito, 1,600.
Ganun kasi pag partnership. Si Oli, ang share niya ay 2 over 6, kaya yung lugi niya mas mataas kay Sander. Kasi mas mataas yung kanyang in-invest eh, sa business. Ganun yun. Kaya yung lugi niya mas malaki. Ayan. Pero kapag kumita naman, mas malaki yung kita mo than mas maliit na in-invest. Ganun siya. So, mas malaki yung kanyang lugi. And then, kay Zane, meron siyang kalahati ng 10,000, which is 5,000 yung kanyang lugi. Yung total lugi nila ay 10,000. So, ganito yung kanilang mga lugi each. Yan. So, meron na pala siyang yan, computation. So, katulad nito. Ayan. Sige, Aliyah, can you read? Tony has 3 times as many as red marbles as his black marbles. If he has a total of 24 marbles, how many are black? Ah, okay. So, can it be tried? As much too. Yan, ganyan. So, si Tony daw mayroong 3 times as much as red marbles as his black marbles. Si Tony ay mayroong 3 times ng red, okay, as his black marbles. Okay, dito yata. As upper black marbles. Ayan, ganyan. 3 yung red and black marbles. Ganyan. Pero isa lang ba? Okay. Equals 24. Ah, okay. Alam ko na. So, 3. Ganyan. So, isa lang para sa black. Kasi isa lang yung... Ay, walang binanggit. As his black marbles. Walang binanggit. Taba siya. 3 times as much as red marbles. Ayan, ganyan. So, 24. How many are black? So, lagyan mo lang lagi ng denominator. Tama ba? As much as red as his black. 3 times as much. Ayan. Lagyan lang natin ng 4. Over 4. Ayan. Para makita natin. So, 3 divided by 4. 75 times 24. So, 18. Para sa red, lagyan natin ng red. O, 18 dito. Yung red marbles. Okay, yung black marbles ay 1 divided by 4 times 24. 6. Tama ba siya? Black. Hindi naman siya kita. Black. Ay, 6. Ang sabi kasi 3 times as much as red as his. Ah, okay. So, tama. How many are black? Yeah, tama. 3 times kasi as much as red as his black marbles. So, tama siya. So, there are 18 red marbles. And then, for every 6. For every 6 black marbles. So, therefore, yung answer, how many are black? 6. May question ka? So, ganun palagi. Lalagyan mo siya ng denominator. Mali pala ito. Mali ito. Ma'am, saan po ganito ulit nakuha yung ganito yung ma'am? Tama. Yes. 4 po. Saan for po ano, nakuha? Ipag-a-addin mo siya. 3 plus 1. Ah, okay. Kaya siya naging 4. Katulad yung kanina, puntahan natin. Kaya meron siyang denominator. Ito, oh. Ayan. Ito. Yeah, oo. Pagpapalasin mo siya. 1 plus 2 plus 3, kaya meron siya lang 6. Tapos, i-divide mo muna. 1 over 6, ta-times mo dun sa binigay na amount, which is 10,000. Ganito din yung sa pangalawa. Yung 3, i-divide mo by 4, tapos ita-times mo sa 24. Yun, ganun siya. And then, itong 1, isa lang kasi yung black marbles,
based on the yung ratio, based on the ratio, for every 3 daw, ganito siya. For every 3, isa yung, yan, is 2, isang block. Yan, ganyan yung parang ratio niya. For, sa tatlong red marbles, isa yung block. Eh, paano daw kung 24 yung marbles? O, ilan dito ay block? Kaya, lagyan mo sila ng denominator. So, 3 over 4 is 2, 1 over 4. Tapos, pag na-divide mo na to, i-times mo kay 24. Pag na-divide mo na to, i-times mo rin kay 24. Para makita mo na si 3 fourths ay 18 and si 1 fourth ay 6. So, equal siya. Pag pinag-plus mo siya, 18 plus 6, we have 24. So, ganun siya. Ayan. Oh, direct. So, ito yung mga types ng proportion. Mayroong direct, mayroong indirect, and then quantitative proportion. Sige, Aliyah, pag-read. Proportions are of 3 types. Direct proportion. A number is directly proportionate to another when as one value increases, so does the other. Example, if 3 notebooks cost 15 pesos, how many notebooks can you buy with 60 pesos? Indirect or inverse proportion. A number is indirectly proportionate to another when as one value increases, the other decreases. For example, the relation between the time it takes to dig a well and install water pump to supply the house with water and the number of people needed to build. Last, partitive proportion involves identifying parts of a whole based on a given ratio of these parts. Example, partnership agreement capitalization of 100,000 pesos in the ratio of 1 raised to 2 raised to 2. Yan, okay, thank you. So, ito madali yung partitive proportion. Ito yung parang naging example kanina para nakikita mo yung magkano yung shares ng mga partners. Ayan, kunyari, ito kay Joshmer, yung 1. So, lagyan mo lang lagi ng denominator. Pag pinag-plus mo siya, magkakaroon ng denominator pag pinag-plus mo siya. 1 plus 2, 3 plus 2, 5. So, merong 1 over 5. Let's say, ito naman yung sa'yo. 2, ang shares mo, parehas tayo. So 2, ang denominator din palagi ay over 5. And then ako din, ang share ko ay parehas tayo, 2 over 5. Yan, lagyan lang palagi ng denominator. Tas equals 100,000. Para makita natin kung magkano yung shares natin, kung ganito yung ratio, kung ganito 1 is to 2 is to 2, i-divide natin. So 1 divided by 5, ta-times natin by 100,000. Kasi yung shares natin, so merong 20,000 si Joshmer na share. So 20,000 yung kanya. And then sa atin dalawa, dahil 2 over 5 times natin by 100,000, we have 40,000 each. Yan, parehas tayo. 40,000. So kung tayo ay partners, ito yung ating magiging shares. Ganyan. So para malaman mo yung exact natin na hatian. Kasi ganito nga yung ratio. Ang given ay ratio. 1 is to 2 is to 2. Now, paano naman tong direct proportion? So, yung direct proportion daw, merong directly proportionate. Ibig sabihin, kapag nag-increase yung kabilang factor, mag-i-increase din yung kabilang side. Ganon siya. Yung ganito, parang is to 2. Or equals. Pwede din. Pag nag-increase at kabila, dapat mag-i-increase din sa taas kasi merong direct na connection, parang ganon. Merong direct na relation yung dalawa. O, kapag nag-decrease dito sa equal sign sa kabila, magde-decrease din automatically. Para siyang automatic kasi nga merong direct proportion. Now, paano naman kapag indirect? Kapag indirect, walang assurance. Walang assurance, ibig sabihin, kapag nag-decrease sa kabila, side, walang assurance na magde-decrease din. Ang tendency, magde-decrease siya or mag-i-increase. Ganon siya kasi
wala siyang direct proportion. Hindi siya directly related. Okay? Kapag nag-increase naman, okay? Kapag indirect, pag nag-increase, so wala ring assurance kung magde-decrease ba or mag-i-increase. Kasi wala silang connection. Ganun siya. Wala silang connection. Pinagko-connect lang sila, it's because of the computation na inaalam kung sakaling meron lang na connection. Ayan. So wala, wala. Hindi siya naging equal. Ito palagi. Kapag nag-increase sa kabila, automatically it will increase sa kabilang side. And then kapag nag-decrease, automatic yon, nagde-decrease din ang kabila. Kasi merong direct relation or they are directly proportionate with the values. Parehas siya. Yeah. So katulad din itong example, kung tatlong notebook daw ay nagkakahalaga na 15 pesos. Okay. Ilang pirasong notebook naman daw? Ilang pirasong notebook ang kakasya sa 60 pesos mo? So kung makikita mo siya, 3 over 15, ayan, sa tatlong notebook, 15 pesos. O, ilang notebooks naman daw, let's see, lagay natin in, ilang notebook naman daw kapag 60 pesos. So, magiging ganyan yung ating parang computation. Ayan. So, para ka mag-cross multiplication. So, yung 3, ta-times mo lang sa 60. So, 3 times 60. Ayan, divided by 15, ayan, meron tayong 12 na answer. There are 12 notebooks. Ayan. Ma'am, 3 times 60 lang po yun, di ba? Opo, tapos i-divide natin by 15. Okay po. Yeah, i-divide siya by 15. Ganito yung ano niya eh, computation. Napapagod ka na ba? Sabihin mo lang ha, para pwede naman tayo. Di po, ma'am. Okay lang po. Pero baka... Pag may time ka, palagi kang mag-rest ha? Kasi parang nai-stress ka eh. Ayan. So ganito siya, Lia, yung computation mo. So magiging, hihilahin mo to kasi nga cross tayo eh. Ayan, hihilahin mo siya. Ayan din. So yung 3, tatimes mo siya sa 60. Ayan. And then, lagyan mo ng equal sign. Ito naman, pagsasamahin mo siya. So 15N. Ayan, so yung 3, ta-times natin by 60. Ayan, para malaman natin yung value nitong n, lilipat natin tong 15 sa kabila. Ayan, magiging divide siya. Kasi nakamultiply siya kay n. So, divided by 15. Kaya meron tayong 12 notebooks. Magiging 12 yung ating answer. So, for every 3 notebooks, ang babayaran mo 15 pesos. So, parang siyang nagkakahalaga na 5 piso per notebook. 5 piso, right? O, kasi tatlong notebook, magiging siyang 15 pesos. So, kapag magbabayad ako ng 60 pesos, so, ilang notebook yun? So, 5 pesos each. Lumalabas, 5 pesos each. Therefore, meron akong 12 pieces of notebooks. Ayan, 12 pieces of notebooks. Ah, sige, nagko-compute ka pa? Sige, sige. Di po, sinusulat ko lang po yung kanina. Ay, yung kanina? Sige. Opo. So, yung 3, ta-times mo by 60, and then yung 15, n, okay, ibig sabihin yung, pag tinimes mo na yung 60 sa 3, meron kang 180, divide mo sila by 15, ang sagot ay 12. Yun ay for computation. Pero kapag i-analyze mo lang, nakita mo ay tatlong notebooks tapos ang binayaran niya 15 pesos. Therefore, 5 pesos ang isang notebook. So, kung 60 pesos nga naman yung pera mo, yan. So, ilan notebook nga yun kung 5 pesos ang isa. So, makikita mo na 12 siya. 12 pieces ang notebook na makukuha mo kapag meron kang 60 pesos. Ayan. So, ito naman. Janine and John share profits of their partnership in the ratio 2:3. If Janine's share in the profit for last year was 30,000 pesos, how much was John's share in the profit of the business? Aliyah, ganito ha, 2:3.
2 is to 3. Ayan. Yung sinasabi mo na 2 raised to 3, gano'n yun. Ganito yan. ano yun? Exponent. Exponent yan. Oo, 2 raised to 3. Ano na yun? Parang ano na yun? Mataas na yun. Opo. Ayan. Sige. So, 2 is sabi, to 3 lang no, yeah. 2 is to 3. So, si Janine, ayan. So, kapag sinabing ganito, yung order ng, yung pagkasunod-sunod, pag sinabi kay Janine, so 2 agad siya. Yung kay John, yun yung 3. Ayan, kasi 2 is to 3 yung shares nila. So if Janine's share daw in the profit for last year was 30,000, how much was John's share in the profit of the business? So ganun lang palagi gagawin mo. 2 is to 3 equals 30,000 pesos. Ayan. So paano siya kinocompute? Lagyan mo ng denominator. Anong denominator nila? 5 po. Okay, correct. It is 5. Ayan. Tapos, divide mo lang. 2 divided by 5, i-times mo kay 30,000. Anong sagot, Aliyah? 2 divided by 5 times 30,000. Ito po. Sige. 12,000 po. Okay, 12,000, ano? 12,000 pesos. Okay, is 2... Oh, ito naman. 3, divide mo by 5. 18. Yeah, so 3 divided 18, by 5. Okay, ta times mo din by... Yes, correct. It's 18,000 pesos. So kung ipag-a-add mo silang dalawa, makikita mo, it will equal to 30,000 pesos. Ayan. And also, makikita mo din na ito ay share ni Janine. Ayan, yung nasa left, kasi siya yung 2, ayan o, 2, yung naunang minention sa kanya yon. And then kay John ay 3 over 5 yung kanyang share. Kaya ito ay kay John. Ayan, yung kanilang shares. Share in the profit of the business. So, nako-compute siya. Janine ay 12,000 and then kay John ay 18,000. Mas malaki yung shares ni John sa profit. Ayan. So, yan. Ito naman, Aliyah. X and Y are partners with capital balance of 20,000 and 30,000 pesos, respectively. They agreed to divide profits and losses according to their capital ratio. Find the share of each in a net loss of 10,000 pesos. Oh, yeah. So, ganun din. Katulad yung problem natin. So, yung X will be dito siya kay 20,000. And then, yung ito naman kay Y will be 30,000. Ito yung kanilang share. Ayan. So, lalagyan natin. So, 20,000 is 2, 30,000. Equals daw. So, find the share of each in a net loss. So, 10,000 pesos. Yung kanilang net loss. Find the share of each in a net loss of 10,000. So, lagyan lang natin 50,000. Tama, no? 21. Yeah, tama. Merong losses na 4,000. Si X and then si Y ay merong over 50,000 din to. 50,000. So yeah, 36,000. 6,000, yes, correct. 6,000. So a total of 10,000. Ayan. So, ganyan lang lagi yung computation. So, ito ay kay X and then this one is for Y. So, ito yung kanilang lugi or net loss. Next. Ah, yeah. Tama. Midterm. Ah, yeah. Inabot na natin. Oo nga. Hindi. I think ano to, parang summative things.
Yan po ata, ma'am, sa midterm po eh. Pinakita yun, no? Vertical, hindi. Oo nga, no? Ano ba yun? Hindi, parang ano to, long face lang siya. Long face yata. Parang ay, ready po kasi sa midterm. Ano? Ah, oo nga, ito yun. Ako nagawa nito eh, pero nakalimutan ko na siya kaga. Ayan, ma'am, yung ginawa niyo po ba yung PowerPoint din parang before po kami pumasok or oo, last year sa akin din binigay yung business math. So last year bago ko lang type to, bago ko lang gawa kasi last year lang ako nabigyan ng subject na business math. Malagi yung ganyan, entrepreneurship, marketing, ano, hindi nabibigay sa akin yung marketing. Si ano po kasi si Ma'am Yambot accounting, po. Oo, siya yung palaging yun ang naka-assign sa kanya. Nung last time accounting, yun ang nabigay din sa akin. Yan. So, yan, tapos na pala tayo. At least nahabol natin. Tax problem. So, corporation daw earned. Ayan, ako na nagbasa, no? Sige, Alina. Ako na lang po. A corporation earned 36,800 pesos in net before tax. If the corporation's income tax is 35%, compute for the net income tax. Okay, so yung problem na to is all about mga tax. Ayan, taxes. Ayan, kasi lahat ng mga businesses, although small business, kailangan nagbabayad sila ng tax. Lalo pa pag ganito, corporation. Okay, ang sabi, ang earnings ay 36,800 ng corporation. Natin natin peso sa inyo para makita natin na 36,800. Pero in net before tax. So, kailangan magbabawas tayo ng tax. Kasi before eh, bago pa mabawas yung tax, ang kita ng corporation ay 36,800. If the corporation's income tax, okay, yung income tax nila is 35, therefore magmumultiply lang tayo. 35% or 0.35. So, pwede rin siya or 0.35. So, 0 tayo, 0, 40, 34. So, 0 tayo ulit. 24. O yan, 0, 2, 9, 11. So, 0, 0, 0, 8, 8. Align na ito. 2 po. 2, correct. And then 1. Tapos, count lang tayo dalawang places. So, 1, 2. So, 1, 2. Meron tayong 12,880 pesos. Ayan. So, compute for the net income tax. So, ito yung tax na kailangan bayaran ng business. Imagine, ang laki, no? Sa kinitam ng korporasyon na 36,800, ang matatanggal sa kanilang, ang kailangan nila bayaran, ha, ay 12,880. Ang laki. So, kung nangyari, so subtract natin, magkano na lang talagang income nila? 36,800 minus 12,880. 23,000 na lang yung kita ng business. 23,920. Lugi po ba yan, ma'am? Hindi naman lugi, pero ang laki ng naibawas. Ang laki ng kailangan nila bayaran. This is for their yan, babayaran ng corporation. Ganyan kalaki. May estudyante na sa kabila pumapasok. Oh. Meron na. Ma'am, buti nga po, hindi po kayo nag-10 minutes pong ganito. Oo, no? Yun nga yata eh. Parang nakita ko sa Zoom na free. Yung free lang nga, yung free Zoom. Parang pag isa, siguro or, po, ma'am, isa or dalawa. Pag hindi po masyadong nagagamit, ganun pwede po. Din. Oo, yan. Pag ganito, nakita ko eh. Pag isa o dalawa lang yung participant, parang hindi siya
magkapat. Pag isa or dalawa lang. Pero grade kapag... 7 po ba, ma'am? Yung ay, sa grade 7, madami. Oo. Sa grade 7, madami sila kaya napuputol. Kasi yung iba nga, hindi na bumabalik pag part 2. Opo. Kaya sinasabi ko, yung attendance nasa part 2. Ayan. Kaya babalik sila. Ayan. Ako baka mai, ano ko pa. Okay. Sige po. Tomorrow ulit. Magre-review ulit tayo before yes, the... Po. And then, meron pa tayo on Saturday. Pero possible, pwede na tayong hindi mag-meet. Pwede na lang mag-send ako sa email nyo ng video. Parang review na lang din. Para hindi na tayo papasok sa Saturday. Okay? So, see you tomorrow, Aaliyah. Thank you po. Okay, thank bye. You po, ma'am. Okay, ingat.